tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Okay, let's start with Ron. What's the story behind the band's name? Galing kami studio noon. So, ang dami namin nasa isip na pangalan. Eh, nilista kami sa isang papel. Nandito pa nga yata yun eh. Ang dami namin nilista ng pangalan na sobrang corny. Eh, mga labinsraong, ako ano-anong title. Tapos, eh, gusto namin oxymoron yung ano, yung title ng banda namin. So, naisip namin yung parang vertical horizon, mga ganon. Sa yung moro mag-iba. So, naisip namin, minor majority kasi part kami ng minority, which is, yun, minority naman talaga tayong lahat. Then, kasi karamihan talaga ng minority is majority, tayo yung mas maraming. Hindi yung reality din. So, tinanggal namin yung vowel kasi gusto nun si Crown, yung musician na si Crown. Chinditera. Oh, Chinditera, wala silang mga vowels. So, sa isip ko, Crown, gawa na rin tayong vowels. Wala muna tayong vowels. Tapos yun. Kaya rin pala minor majority na walang vowels kasi nung sinerge ko yung minor majority, merong taga Poland na banda na minor majority din. So, na puno yung ano, yung puno yung pangalan nila na may vowels. So, tanggalin na lang natin yung vowels. So, yun yung pangalan ng banda namin. What's the story behind the song? Bakit help to Ron? Ano yun, parang ano, February nun. Kasi February or January. Tapos, parang gusto kong gumawa ng, kasi punk, di ba, dapat direct and walang masyadong metaphor sa paggawa ng kanta. Yung gusto mo talaga sabihin. Sabi ko, wala pang gumagawa ng kanta na about suicide, na about mental health awareness, na legit na sinasabi kung ano yung nararanasan ng isang taong gusto mag-suicide. So, gusto ko gumawa ng kanta na kung ano yung gusto sabihin ng gusto magpakamatay. Eh, which is ako isang mental health professional. Ang napansin ko sa mga suicide, just, happy sila na mag-suicide. So, parang yun yung makikiraan sa kanya. And gusto ko yun sabihin sa mga tao. Kaya may mga nagsisuicide na bigla-bigla na lang, masaya sa umaga, tapos mamayang gabi. Ano na. Kasi yun yung sa tingin nilang ano eh, yun yung solusyon sa lahat at magpapasaya sa kanila at magpapasaya sa lahat ng tao. Which is yung hindi natin nakikita. Kaya nahihirapan natin tulungan yung mga taong suicidal. Kasi hindi natin alam na, yung pala, masaya pala sila gawin yun. Di pa sila ano. So, gumawa ako ng kanta, kaya title Help, kasi ibig sabihin, masaya akong gawin to, pero kailangan ko ng tulong. So, kaya ako ganito, kaya masaya akong gawin to kasi may sakit ako, may mental health condition ako. So, yan, kaya nagawa yung... So, ayun, I'd like to commend you, Ron, for that, no, for continuing yung music, kahit na may banda, or kahit na may work, kahit na may profession. So, doable siya, no? So, gusto ko lang din maano sa listeners na feasible siya or it's doable, no? Hindi siya, ibig sabihin pag lumalaki ka na, tatanda ka na, hindi na para sa'yo yung music. Of course, hindi naman sinasabing pabayaan mo yung responsibility mo. Pero, pwedeng gawa ng paraan, kumbaga. Yeah. Tell us what's behind this song, I Went to College. Ano yun eh, parang nasa work ako nun. Tapos alas 4, detail talaga yung ito. Pauwian na, mga 5 na. Tapos isip ko, gusto kong gumawa ng kanta na parang yung mapapaganong ka. Kasi may napanood akong documentary ni Dave Grohl tungkol sa banda nila, na Foo Fighters. Tapos sabi ni Dave Grohl, pati yung paggawa niya kanta, is nakadepende kung nasa culture siya. Diba sa Amerika, sa Europe ata, mga talunan, gano'n. Ako naisip ko, parang gumawa ng parang acoustic na parang mabigat na grunge na mapapahedmang. So, yung nakuha ko na yung gusto kong tunog, tapos sumula. Yung nararamdaman ko nun is parang yung mga taong, kasi nagtatrabaho na ako nun, isip ko nagkaroon na ng iba't ibang gusto yung mga kakilala ko, yung mga kaibigan ko nun, iba na yung ginagawa. Ako, iba na yung ginagawa ko, nagbabanda ako, nagtatrabaho. Tapos ang hirap na nilang yayain, ang hirap na nilang makasama kasi nga nagtatrabaho sa big PC. Yung lagi sinasabi ngayon eh, Brad, inom tayo. Sorry, Brad, busy. Tapos pag sinabi mo, grabe naman. Minsan lang, sabi ko, di na tayo bata, gagawin. Sinasabi ko, ano, I'm not a cool guy anymore. Parang, di na tayo, ano, iba na talaga yung panahon ngayon. Iba na yung, di na tayo dati na, kahit out of nowhere, kahit wala kaming pera, tara, inom talaga. Ngayon parang, Brad, di na tayo bata. Brad, di na tayo. Sabi ko, ganun ba talaga yung mundo? So, gumawa na ka tatungkol doon na parang sa mga taong
bago simula nung nakagraduate. So, I went to college yung title. Yun lang. So, related to dun sa pinag-uusapan natin kanina na wherein, siyempre, pag tumatanda, dumadami yung responsibilities, nakakalimutan natin yung mga passion natin sa buhay, yeah, like music. Oh, or, yeah. Mm-hmm. Oh. Lumpot lang. Parang yung mga kasama mo nang trip ngayon busy na ako ganoon din kira na yayain. Yeah, siguro it's the same reason kung bakit kayo nagsama-sama sa band. Yes, diba? Kasi you look for people who shares the same interests or passion or intensity ng ano ng pagkagusto sa music. So kaya kayo siguro nag-gravitate together as a band. Kasi pare-parehas kayo, you have your responsibilities. But at the same time, you also know that yung priorities nyo ay can be shared with other things like passions, music. Tell us a story, what's behind the song Working Class? Sige, si Ron na lang. Si Ron. Magsisimula kami yung banda noon. Galing kaming sa Giho. Tapos yung drummer namin, gagawa siya ng beat. Tapos sa bus, sabi ko gawa ko lyrics, Vlad. Sabi niya, ganyan. Tapos, pag-uwi ko sa bahay, tapos papasok na ako kinabukasan, galing gig, tapos kinabukasan, papasok na naman, hassle. Galing ang Pasig doon to Taguig, so may jeep doon, pamuntang Taguig. Grabe yung biyahe doon, siguro 1.5 hours yung biyahe doon. Sabi ko, ano ba naman ito nangyayon? Tapos ang hirap pa sumakay sa tricycle kasi sa bikutan, tataas ka pa, sakay ka pa ng tricycle. Sabi ko, tapos sabi ko, parang nakakapagod na. Yung ganito palagi. Then, gumawa ng kata para express yung nararamdaman ko. Kaya, lahat yun I meant. Lahat sa perspective ko yun. Lahat yun tungkol sa nararamdaman ko. Hindi yung gusto kong masabi ko sa nagingyari ko sa Pilipinas, yung traffic. Sobrang lala. Pang-immortal. So, what can you say or what can you advise dun sa mga younger bands who are still thinking of forming a band? Siyempre, yan, katulad niya, may marami nanonood sa mga bata, di ba? Tapos, siyempre, yung iba doon, may magsaspark ng interest nila na parang gusto kong gawin yung ginagawa ng minor majority. Anong may advice mo sa mga younger audience natin na nag-iisip mag-form ng banda? Start with Ron. Sabi ko lang, huwag kayo matakot. Music is to make yourself sa magulong mundo na to. Huwag kayong matakot na gawin pumasok sa ganun. Huwag kayong matakot na kumuha ng music at express yung nararamdaman nyo at masabi yung gusto nyo sabihin sa pamamagitan ng musika. So, tugtog lang ng tugtog. Yun yung lagi namin siya sa tugtog lang ng tugtog. Yun. Yeah. Tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Tapos, siguro kung may iba pa kayong ginagawa aside sa pagbabanda, manage lang talaga ng time yan eh. Masasanay din naman kayo along the way. Una talaga mahirap. Tapos siguro lastly, ingatan nyo din yung parang personal na ginagawa nyo kasi malaki rin factor yun para maapektuhan yung pagbabanda. Madami kasi marami na nangyayaring ganun na dahil sa ginagawa nilang kaloko. Yun, huwag lang talaga kayong gumawa ng something or kalokohan na magiging epekto sa ng banda. Sa kunwari, may ginawa kayong ganyan, tapos naapektuhan yung banda. Sayang kayo. O, parang ganyan. O, parang maging rin kayo. Parang at the same time, maging mabuting ehemplo na lang tayo sa bawat isa. Ganyan. Ayun. So, Tony, nabagit po kanina, you're working as an architect, diba? Tama ba? Habang nagbabanda ka, yung sinasabi mo kanina tumatawag sa'yo, yun yung architecture firm na pinagtatrabaho mo. Tama ba? Okay. Nag-absent ako nun, tapos ang dahil lang kumusta mga pakiramdam mo, pero mag-wish lang pala. So, kaya alam na ng boss mo. Alam na ng boss mo yan. Yung mga katrabaho lang namin. Ayun. So, at least, this is good. Kasi, parang binabago natin yung view ng parent or kahit ng ibang nakikinig about people who are trying to enjoy yung music with the band. No? Before, I think, siguro, 90s, when I was still studying, ang view ng mga tao, nagbabanda ka, addict ka, tapos nag-aaral, tapos
kikilig ka sa school event ulit, tapos yung magdadapan ka, which is at least binabago natin yung outlook ng mga tao na you can still be with the band, you can still enjoy your music or create music, and at the same time you can be an architect or a teacher like si Ron, si Tony, you know. So at least maganda rin yung ginagawa natin, yung post natin na hindi actually sir yun yung naging namin core belief namin na Ron, kasi meron kasi kaming tito before mga 90s din yun band. Okay. Tapos parang tinigil niya dahil nga paniniwala nga dati na pag nagbabanda ka makaka-apekto sa sa studies. E parang natigil din siya sa pagbabanda. Tapos parang napasa sa amin yun na ayo okay, magbabanda hanggang di kayo nakapagtapos ng college, hindi kayo nakapagtrabaho. Parang nagbanda lang kami nung nagkatrabaho na kami. Tapos parang after nun, wala naman silang sinasabi, mas naging proud pa nila. Parang ang binibreak namin ngayon na parang kaya mo naman gawin yun na maging responsable ka lang talaga sa bawat bagay na ginagawa ko. Punk responsibly. Yes. Tama. Punk not dead. Okay. Really, we ready for the third question natin sa game? Yeah, actually before we end the segment, we'll feature the third and final question of our trivia game. So who are the members of Minor Majority that are real life brothers? Oh, yan ha. Pag tinignan nyo na yung members ng Minor Majority, tatlo lang yon, makikita nyo na sa apelyido kung sino yung dalawang pareho. So sobrang easy na talaga yung yung question na yan. Pag wala hindi nyo pa naman nakuha, But anyway, we will pause for a short break. Stay tuned here on NAPALM, your new Pinoy alternative music source. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.